So ito nakikita niyo mga Chikapya, ito isa to sa pinakawalang kakwenta-kwentang moods na kinabit ko sa motorsiklo. Actually, sinishare ko sa inyo to para huwag nyo na rin gayahin, huwag nyo nang gawin. Napakaganda pa naman ito. Sikat na, ano, na racing parts itong ano, brand nitong kinabit natin na engine oil breather. And then ito po yan, then may hose yan dito. Ang trabaho nito para ma-release niya yung pressure sa makina o yung init, and then mailalabas niya dito sa dulo ng hose para hindi masyadong umiinit yung makina natin. Although meron naman tong separate na ano talaga, engine breather talaga. Pero may nabibili nga na mga separate na engine oil breather talaga o bypass na tinatawag. Ganda sa ano yun, sikat pa naman to. Mahal pa naman ang bili ko, 400 yata. And then maganda siya, wala siyang leak dito. Solid siya. Then quick release din siya, madali siyang tanggalin. Pag mag-change oil kayo, then ibabalik nyo rin. Napadali nyo lang baklas kabit. So yun nga, kung nagbabala kayo magkabit nito, may isasuggest ko sa inyo na wag na. Na wag na kasi palpak. Papakita ko sa inyo kung bakit. Pansin nyo dito sa dulo ng hose na to, dito dapat lumalabas yung singaw. Na which is, lumalabas naman talaga yung singaw yung, o yung init ng makina. And then, nung tinest ko kagabi, binirid ko talaga siya. Binirid ko. Chinek ko dito, goods naman, wala naman siyang leak ng oil. And then, birit. Napansin ko dito sa dulo, ayan, kung mapapansin nyo, meron pang mark siya ng oil. Binubugan niya yung oil o yung pressure, kasama ng hangin, then kasama ng oil, binubugan niya sa labas yung engine oil. Binubugan niya sa labas yung engine oil ng makina ko. So, ang tendency niyan, pwedeng maubusan tayo ng langis sa makina. Ganda sana eh. Ganda sana ng trabaho niya eh. May release niya yung pressure eh. Now, which is, ulitin ko, meron ang sariling engine oil breather to, pero extra breather sana to. Maganda yung trabaho niya sana. Kaso, binubugan niya yung oil dito sa labas eh. Sayang naman. Then, may nakita naman ako ibang mga suggestion na habaan daw yung hose hanggang dito sa taas, then paikot-ikot. Pero may nakita akong feedback doon na binubuga pa rin niya talaga yung oil palabas. Syempre, hanap talaga ng pressure para maibuga niya yung oil palabas. Doon sa engine oil breather na design dito sa makina, doon sa stock na breather, ano yan, maganda yung pagkakadesign niya. Hindi siya talaga basta binubuga yung oil, or else sobrang ano talaga, dami ng oil na nailagay niya. Pero maganda yung design ng stock. Eto, to mga aftermarket na nabibili, maganda sana eh. Hindi ako against sa ano sana eh, konsepto eh. Pero, yun nga, posibleng masira yung makina natin dito. Malaking problema pwedeng idulot nito. Ubusin yung langis nito, lalo sa long ride. So, dahil dyan, babaklasin na lang natin to. Ganda pa naman oh, quick release. Tanggalin muna natin. Yan. Quick release sa ano eh. Then, pag mag-change oil, dito na lang tatanggalin. Yun, no? Tamas ko pa. Wait lang, tanggalin muna natin para pakita ko sa inyo. Ganda saan eh. So, ganun talaga. May mga mods talaga tayo na kinakabit minsan na supply. Yun, may o-ring din siya yun. So, babalik na lang natin yung stock na oil cap. Iyan, ibalik na lang natin. Then, sasalin ako na lang mamaya natin ng dagdag na langis kasi tinapon niya nga kagabi eh, nung tinest ride ko. Sayang, sablay, ganda pa naman. So yun, kung may bala kayo ha, na magkabit ang mga ganito na engine oil breather, kahit siya may mga design na para mga racket-racket na whatever, sablay yun, huwag na kayo magkakabit ng ganyan. Ito, sinashare ko na sa inyo, honest opinion lang tayo and feedback and review, whatever. Okay. So yun, isang short vlog lang naman ito, mga Chupapi. Sinare ko lang sa inyo yung mga JJ mods na nakakabit din natin paminsan-minsan. Pero dinidesisyonan na agad natin yan na walang forever. Thank you very much for watching. Salamat sa mga Chupapi natin na patuloy na sumusuporta. Ilalapag na ang closing ceremony sa inyong kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.